Our topic for today is 2 Corinthians chapter 3. Amen, mga kapatid. Gusto ko lang pong, konti lang po ito, mga kapatid. I just wanted to put more emphasis on the first chapter, on the preliminaries of chapter 3 ng 2 Corinthians. In 2 Corinthians chapter 3, verse 1 to 2, Paul was saying about the letter of recommendation. This was about a letter of recommendation. At nung unang panahon, mga kapatid, nung panahon ni Jesus, nung panahon ng mga apostoles, marami kasing mga gumagala, marami mga nagpapakilala ng mga false prophets, marami mga false teachers, false apostles. They travel from city to city and say, I am this and I am that. The reason being na itong si Apostle Pablo had made this kind of wordings in 2 Corinthians chapter 3. Naging common siya just to protect the churches in the early days. Kaya naging common siya noon, mga kapatid. Because most of them, naging common na nga iyang mga ganyan. At minsan ang iba, sinasabi nila na, ay, pinadala ko ni Apostol Pablo, tulungan mo kami. So, naging palasak, kailangan ang pagkakaroon ng letter of recommendations. So, if you check the definition of the letter of recommendation, it is normally, actually, means epistles. Kaya minsan sinasabi na, this is the epistle of Paul. This is the writings of Paul. This is the letters of Paul. Epistles of St. Peter. These are the letters of St. Peter. So mga kapatid, so yung epistles na yon, mga kapatid, was written in chapter 3, verse 1 to 2. Do we begin to commend ourselves or do we need, as some others, epistles of commendation? Kailangan ba ng letter, yung epistles of commendations to you or letters of recommendations for you, from you? And then, Paul said, you are. And I want to make emphasis on this, mga kapatid. The reason being, I wanted to be a part of this. St. Paul then changed the gear in chapter 3, verse 1 to 2. He said, you people of Corinthians are our epistles written in our hearts, known and read by all men. So makikita natin, mga kapatid, that St. Paul was trying to say that the Christians at Corinth, yung mga Kristiyano sa Corinto, along with the other people in Corinthians, wherever Paul had worked, sa lahat ng mga naging anak ni Apostol Pablo sa pananampalataya, sinasabi ni Apostol Pablo, kayo ang mga living letter ko. Kayo ang proof. Kayo ang epistles ko, kayo ang aking mga sulat, kayo ang aking mga liham that prove and validate my ministry. You see, mga kapatid, naniniwala tayo sa, marami kasi ngayon mga pastor, maraming mga churches na andali mag-ordain. Andali mag-ordain ng mga pastor. At pag tinanong sila, meron silang certificate of ordination. Ibig sabihin, paniniwalaan mo yung credentials nila sa ministry. Maganda yun, tama din naman yun. While it is important, mga kapatid, bagamat mahalaga yung certificate of ordination, but in my point of view, a piece of paper on its own can never give a proper credential, or may not be sufficient
for a proper credential. You see, mga kapatid, the true credentials of the ministry, alam mo ang totoong credential ng totoong church, totoong iglesia, yung mga buhay na binago ng Diyos. That is the true credentials of a true minister, a true epistles. Ito ang sinasabi ng Apostle Pablo eh. Hindi ko na kailangan magsulat ng letter of recommendation. Bakit? Eh, kayo na mga taga-Korinto ang aking sulat. You are the proof that validate my ministry. Kayo ang aking mga living letters. Kayo ang aking mga walking letters. Yun ang sinasabi ni Apostle Pablo, mga kapatid. Bagamat sinasabi niya na may mga taong gumagawa, ngayon nga, sa recto, alam naman natin yan, Sister Gay, kayang gayahin ang pirma ng kahit na sino. Kahit na yung mga, mapepeke ka na nga ngayon eh. Kasi kayang gayahin yung mga letter of recommendation, affidavit, pati mga lahat ng mga letters, mga kapatid, kayang gayahin. But to combat that, ang pinakamahalagang pruweba, ang pinakamahalagang patotoo, testimony ng isang church, ng isang iglesia, ay yung mga buhay na nabago. That is the perfect validation of what a ministry should be. Wala nang hihigit pa, mga kapatid, wala nang tataas pa sa pinaka-naisin ng isang ministro na ang kanyang mga tinuturuang iglesia ay matuto. Wala nang hihigit pa doon. Parang tayo mga magulang. Tayo mga magulang ngayon, na may mga anak tayong maliliit pa, wala na tayong nanaisin pa sa buhay na ito na makita ang ating mga anak na maayos ang pamumuhay, tama at makadiyos ang pamumuhay, tama ang gawi, maayos, magalang, may values. The fruitfulness of the people, yung paglago ng iglesia, yung paglago ng congregation, mga kapatid, is the pastor's greatest testimony. Yan ang sinasabi ko dyan, mga kapatid. Ito ang sinasabi ni Apostle Pablo dito sa chapter 3. Ang paglago ng isang iglesia, ang pinakamataas na patotoo, ang pinakamagandang patotoo ng isang pastor. Why do some pastors leave? Why do some pastors get demotivated? Because wala namang natututo sa kanyang mga iglesia, sa kanyang mga tinuturuan. Tatandaan mo, mga kapatid, Sister says, ano ang sabi ng Bible? Makikilala mo ang puno sa pamamagitan ng bunga. Eh kung yung bunga ng pastor, eh hindi naman, yung dapat sana ng bunga, eh hindi naman nagbubunga, eh walang kwenta ng pagtuturo ng pastor. Bagsak ang mga estudyante kasi hindi natututo. Kaya mapapansin natin, nung dumaan si Jesus sa isang, dumaan siya sa isang lugar na wala sa nakitang bunga sa puno ng igos, sinumpa niya ang bunga. Pati ugat, pati puno, sinumpa niya. Kasi walang kwenta ang puno eh. The greatest joy of a pastor is the growth of the church. The greatest joy of a parent is the right choice of his or her children. Yun, mga kapatid, ang pinakamataas na hangarin na layunin ng mga tagapagturo, ng mga tagapanguna, yung makita yung kanyang mga miyembro, yung kanyang mga congregation na tama ang pagpili. In verse 3, clearly, sabi ni Apostle Pablo, you are an epistle. Clearly, you are a letter. You are a message of Christ. Dapat talaga tayo ay
makita ng mga tao, makita sa atin talaga ang larawan, ang Biblia. Kasi not everybody reads the Bible. Not everybody sees the way we see. Not everybody worship the same as we worship. They don't know Christ the way we do. The only people they see and they know is us. Tayo ang kilala ng mga tao eh. O so dapat, kahit paano makita sa atin. We're not perfect, of course. We're not talking about perfection. Wala naman talaga nakabuo ng galing at makikita natin dito sa panghuling mga talata ni Apostol Pablo na kulang talaga ang tao. At ang kakulangan ng tao ay pinupunuan ng Diyos. Now, sabi ni Apostol Pablo, you are an epistle. You are a letter. You are a message of Christ ministered by us. Written not with ink, hindi isinulat ng mga tinta, but by the Spirit of the living God. Not on tablets of stone, but on tablets of flesh, that is, of the heart. Ang sinasabi ni Apostle Pablo dito, mga kapatid, yung kanyang letter of recommendation was written with a pen. Yung kanyang letter of recommendation, yung kanyang epistle, which is the Corinthian church, was written by a pen. So yung pen na yon, Sister Gay, the pen that St. Paul was trying to convey was Paul himself. Siya mismo yung ballpen, yung pen na ginamit ng Diyos para maminister ang mga taga-Korinto. And the pen, St. Peter, wrote into the lives of the people he served. Kaya mahalaga ang tungkulin ng isang pastor. Mahalaga ang tungkulin ng isang tagapagturo. Bakit? You are writing to the hearts of the people. You are conveying, you are invoking what is in your head to the minds of your congregation. You are writing into the lives of the people you serve, of the people we serve as the servants of God. Mahalaga yon, mga kapatid. Ano pa ang sabi ni Apostle Pablo? Written not with the ink, hindi sinulat ng mga tinta, not with the literal ink, but by the Spirit of the living God. So yung letter ni Apostle Pablo, mga kapatid, was written with ink. At yung ink na yon, Sister Gay, yung tinta na yon, was the Holy Spirit. On the tablets of flesh, that is of the heart. So yung isinulat ni Apostol Pablo was written on paper or tablets, and the paper na yon, mga kapatid, Sister Shy ng Russia, yung paper na yon was the hearts of the people of the Corinthian Christians. Yung papel kung saan isinulat ni Apostle Pablo ang mga salita ng Diyos ay nasa papel, which is the puso, yung heart ng mga taga-Korinto. Amen? Gusto ko lang, mga kapatid, itong liwanagin para mas maging maliwanag. At ang purpose ko talaga, madagdagan ng konti yung sinabi ni Brother Jirex. Verses 4 to 6, and we have such trust through Christ toward God, not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves, but our sufficiency is from God, who also made us sufficient as ministers of the new covenant, not of the letter, but of the Spirit, for the letter kills, but the Spirit gives life. And I will finish this, mga kapatid. I am mindful of my time. Now, sinasabi ni Apostle Pablo na may tiwala tayo sa Panginoon. May tiwala tayo kay Kristo. So sinasabi ni Apostle Pablo na you are my letter of recommendation. Kayo mga taga-Korinto,
kayo na ang aking isinulat, kayo na ang proof. Wala na akong kailangan gawing sulat, kayo na mismo ang sulat ko. And I am the pen of God. I am a pen in the hands of God. Yan ang sinasabi ng Apostle Pablo. Na siya na nag-minister, nangaral sa mga taga-Korinto, siya ay isang ballpen lamang. Na ang talagang manunulat ay ang Diyos. Ano pang sabi mga kapatid? Yung about sufficiency. Not that we are sufficient of ourselves. Kaya huwag tayo magsasabi mga kapatid na tayo ay perfect, na tayo ay kumpleto na. Ang ating kapunuan ay sa Diyos. Ang ating kapunuan ay sa Diyos. Tatandaan nyo palagi mga kapatid na we are a leaking vessel. Lagi tayong kulang. Kaya sinasabi nyo mga kapatid, Sister LB, na minsan may mga taong kulang-kulang, lahat tayo kulang-kulang paminsan-minsan. Minsan may tupak-tupak tayo. Aminin natin yan, Sister Gay. Huwag na tayong magkunwa-kunwari. Wala naman nakabuong pag-gising mo. Lagi ka ng perfecto. Lagi maganda ang gising mo. Minsan talaga bad day ka. So we are a leaking vessel. And the only way for us to keep filled up ay kapag inilagay natin yung ating vessel sa patuloy na pagdaloy, pag-agos ng biyaya ng Diyos, na nagagaling sa biyaya ng Diyos. Kung wala yung continual, kaya yung Psalm chapter 1 verse 1, di ba? Blessed are those who are planted by the side of the river. Kaysa yung isang halaman, Brother Jirex, na hindi natanim sa isang sa batis ng tubig na talagang all year round ang daloy ng tubig, natutuyuan yan. Ang kapunuan ng isang Kristiyano ay nagmumula lamang sa patuloy na pagdaloy ng biyaya ng Diyos. Doon lamang tayo napupuno, mga kapatid. Kasi minsan talaga may topak tayo, minsan may kulang tayo. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, dahil sa pagpupuno ng Diyos, nandoon ang ating kapunuan. Amen? Last, mga kapatid, last 1 minute and 55 seconds, I will try to finish. Ang sabi pa rito, mga kapatid, it's very important kasi ito eh. Not of the letter of the Spirit, not of the letter, but of the Spirit, for the letter kills, but the Spirit gives life. Mga kapatid, I will add a little bit. Dagdagan natin ng konti, Pastor Paul, para medyo madagdagan ng konti. Ayan. Ito na lang, mga kapatid, ang aking last. Ano po? Para po kayo ay makapagpahinga na. Alam kong galing po kayo sa inyong mga trabaho. Pero importante kasi na kapag tayo ay nagba-Bible study, na tayo, pag umuwi tayo, kumbaga may meron tayong mapapag-usap-usapan. Ang ganda ng Bible study natin. Narinig natin kay Brother Jirex, narinig natin kay Pastor Don. Lahat ng ito, mga kapatid, is gonna be a part of our understanding. Now, bakit sinabi ni Apostle Pablo na not of the letter, but of the Spirit, for the letter kills, but the Spirit gives life. What is that word that kills? Sinasabi ni Apostle Pablo, mga kapatid, that the letter which was written on the tablets when God gave Moses the commandments, the Ten Commandments, those letters written on the tablets, they kill. Why? Because it exposes our guilt. Kaya maraming tao, inaalis ang batas eh, para walang kasalanan. Eh noong nalantad ang mga batas, lumantad ang kasalanan. Kasi kung wala namang batas, walang kasalanan actually eh. Nagiging masama ang isang bagay kapag nagkaroon ng batas na laban doon sa ginagawang ganun. For example, sinabi ng mga tao, bawal magtapo ng basura. O dati naman, walang bawal. Pero ngayon, may bawal na, kaya kasalanan na siya. Yun ang sinabi ng Apostle Pablo na, for the letter kills. Yung nakasulat doon, sa Old Testament, pumapatay. Ipinapahiya tayo. Na-expose ang ating mga kasalanan. It kills us before God. Kaya nga napako si Jesus, Brother Jirex, kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kailangan mamatay ang may kasalanan.
walang exempted. Pero ang ginamit ng Panginoon, si Jesus, para mabuhay tayo. Pero may namatay. So yun ang sinasabi ng Apostol Pablo na, for the letter kills, but the law thoroughly and completely establishes our guilt. Now, mga kapatid, pag binasa natin ang last 1 minute, Pastor Paul, o last 2 minutes na lang. Pag binasa natin ang Romans chapter 7, verse 5 to 6. For when we were in the flesh, the simple passions which were aroused by the law were at work in our members to bear fruit to death. But now, we have been delivered from the law, having died to what we were held by, so that we should serve in the newness of the Spirit and not in the oldness of the letter. So ngayon, mga kapatid, kaya sinasabi na nasa bagong tipan na tayo, nasa bagong covenant na tayo. We are no longer under the old covenant, under the old law, under the old letters ng batas. Ngayon tayo ay nasa bagong batas na ng Diyos, which is ito na yung new covenant. Wala na yung batas noon. Hindi na yung dapat nagugubern sa mga Kristiyano. We are now under the newness of the Spirit, yung pagbabago ng Espiritu, and not in the oldness of the letter. Kasi ngayon, ang pinapairal na ng Diyos, mga kapatid, yung awa ng Diyos. Kaya nung unang panahon, di ba, pag may nakuhuling ganito, ganyan, nagnakaw, nangungunakalunya, dapat ine-exercise pa nila yung old law, yung Mosaic law na tinatawag. Pero sabi ni Jesus, hindi na. Ang kailangan mong pairalin ngayon, yung awa at biyaya ng Diyos, kasi mapagpatawad ang Diyos. Mabait ang Diyos. Amen ba, mga kapatid? So yun ang dahilan kung bakit sinasabi ng Apostol Pablo na, for the letter kills, but the Spirit gives life. John 10:10 is sure. Ang sabi ng Panginoon sa John 10:10, the devil comes to steal, to kill, and to destroy. But Jesus said, but I have come to give you life and more of it abundantly. Amen? So mga kapatid, hanggang doon na lamang po, and God bless you all. God bless you, mga kapatid.